habang buhay nang bawal lumaban sa International Boxing Federation o IBF si Luis Lasarte. Siya yung boksingerong tinalo ng ating si John Real Casimero sa Argentina. Pinagbantaan kasi ni Lasarte ang referee nang bawasan siya ng puntos. Iyon ang inihinalang naging mitya ng rayot at pagkuyog ng kanyang mga nakasuporta sa kababayan nating si Casimero. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Matapos mag-riot ang fans ni Luis Lasarte at kuyugin ang grupo ng Pinoy Boxing Champion si General Casimero, nagdesisyon na si International Boxing Federation President Darren Quintos na ibanhab ang buhay sa anumang laban ng IBF sa Argentina at sa buong mundo si Luis Lasarte. Ipinabot ni Quintos ang desisyon sa isang sulat kay Argentina Boxing Federation President Osvaldo Bisbal. Ang dahilan daw ng lifetime ban, ang pagbabanta ni Lasarte kay referee Eddie Claudio nang bawasan siya nito ng puntos. Narinig pa ang pagbabantang ito sa telecast ng laban at hinihinala ng udyok sa mga kababayan ni Lasarte na manggulo matapos ang laban. Ang ganitong gawain sa ring, hindi raw kinukonsinti ng IBF. We must condemn in the strongest possible terms this attack on a Filipino sports hero and the entire Philippine delegation. Sa Senado, nauna nang ipinanukala na i-recall ang Philippine Ambassador sa Argentina para maipaliwanag ang pangyayari. Ang gobyerno naman nagsampana ng diplomatic protest dahil sa nangyaring gulo. We are asking for explanation at yung kung ano ang mga aksyon na gagawin nila hinggil doon sa incident na yon. Nagngingit-ngit din ang mga kababayan ni Casimero sa Ormoc, Southern Leyte, kaya kasabay ng pagkilala sa boksingero, nanawagan ng sangguniang panglungsod na papanagutin ang may mga kinalaman sa gulo. Pati ang boxing fans na inis din sa sinapit ng ating kampiyon. Masama rin loob natin dahil bilang Pilipino, dahil yung ginawa nila, hindi naman makatao yung ganun. Swerteng malas. Bakit swerteng malas? Nanalo, nagulpi naman. Samantala, ikinatuwa naman ng promoter ni General ang naging aksyon ng Senado. Ang Argentinian Embassy naman, ayaw muna magbigay ng komento sa ngayon. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Horas.